Gumagawa tayo ng iba't ibang desisyon sa pang-araw-araw nating buhay. Saan ka nakatira, anong trabaho ang mayroon ka, bakit mo pinapanood ang video nato, at iba pa. Siyempre, ang ilang mga desisyon ay mas maliit, ngunit ang iba naman ay pwedeng baguhin ang takbo ng iyong buhay. May ilang mga desisyon sa buhay na siguradong hindi mo pagsisisihang gawin. Narito ang siyam sa kanila. Number 1. Patuloy na paghahangad ng kaalaman. Ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa isang degree o sertipiko na maaari mong isabit sa iyong dingding. Malamang na hindi mo ginagawa ang trabahong pinag-aralan mo. Gayunpaman, mahalagang gawing prioridad ang pag-aaral sa buong buhay mo. Pwedeng iyon ay pag-aaral ng isang kasanayan, pag-aaral ng isang instrumento o ibang wika, o pagkuha ng isang bagong pagkakataon, dapat mong patuloy na hamunin ang iyong sarili upang matuto. Number 2. Pag-iisip bago kumilos. Lahat naman tayo ay gumawa na ng padalos-dalos na mga desisyon sa init ng sandali, walang kahihiyan na aminin yon. Ngunit maaari mong bawasan ang bilang ng mga beses na nakakaramdam ka ng panghihinayang kung titigil ka muna para mag-isip. Maaari nitong pigilan ka sa pagsasabi ng isang bagay na nakakasakit o isang bagay na hindi mo ibig sabihin. Maaari din itong pigilan ka mula sa pagpapalagpas ng isang magandang pagkakataon. Ano man ang sitwasyon, hindi mo kailanman pagsisisihan na maglaan ng ilang sandali upang timbangin kung ano ang gusto mong gawin kumpara sa kung ano ang pinakamahusay na gawin sa isang sitwasyon. Number 3. Unahin ang iyong sarili. Ang pag-una sa iyong sarili ay hindi makasarili. Ang pagiging makasarili ay nangangahulugang labis na abala sa iyong sarili para sa iyong sariling kapakinabangan nang wala pagsasaalang-alang para sa kapakanan o interes ng iba. Ang pag-una sa iyong sarili ay nangangahulugan lamang na mahal mo ang iyong sarili upang gawing prioridad ang iyong mga pangangailangan. Ang patuloy na pagpapahalaga sa kaligayahan ng iba ay nagdudulot lamang ng sama ng loob at nag-aalis sa iyong kakayahang pangalagaan ang iyong sarili. Kaya't umatras at simulan ang paggawa ng mga pagbabago na magre-resulta sa iyong sariling kaligayahan. Number 4. Pagsasabi ng I love you at I'm sorry. Masyadong maikli ang buhay para hayaan ang mga bagay na hindi masabi, at isa ito sa mga bagay na kung hindi mo gagawin, maaari mong pagsisihan ng husto. Kaya, magpakita ng pagmamahal kung kaya mo, at maging mapagpakumbaba at pagsisisi kung kinakailangan. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang magdala ng hindi kinakailangang pagkakasala sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Number 5. Pagpili sa kabaitan. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong magboluntaryong magbigay ng pagkain o magbasa sa mga bata sa ospital. Maaaring ito ay maliliit na gawa ng kabaitan tulad ng pagbukas ng pinto o pagtulong sa mga matatanda. Ipinakikita ng pananaliksik na ang pagiging mabait sa mga tao ay talagang nagpapasaya sa atin at nagpapalakas ng ating pagpapahalaga sa sarili. Hinihikayat din ito ang iba na maging mabait. Ito ay isang cycle ng pagbibigay at pagiging positibo. Magsisimula ito sa iyo. Number 6. Pagpapanatili ng balanse sa trabaho at buhay. Ang paggawa ng libo-libong piso sa isang taon ay walang silbi kung wala kang mabuting kalusugan at oras upang tamasahin ang perang iyon. Hindi iyon nangangahulugan na kailangan mong lumabas at ibuhos ang lahat ng iyong pera sa mga mamahaling bagay, ngunit dapat kang maglaan ng oras upang magpahinga at mag-ukit ng ilang oras sa pangangalaga sa sarili. Ang pisikal, emosyonal, at mental na mga benepisyo ng pagpapanatili ng isang malusog na balanse sa trabaho ay buhay ay marami, mula sa pagbibigay sa iyo ng oras upang mag-bonding sa mga kaibigan at pamilya hanggang sa pagpapanatiling fit na pangangatawan. Maglakbay at sumubok ng mga bagong bagay. Number 7. Pagkain ng malusog at pag-eehersisyo. Walang masama sa pagtangkilik ng late night pizza, ngunit ang ugaliing kumain ng junk food at lumipat sa pagitan ng iyong upuan sa opisina at ng sopa ay magre-resulta sa ilang mga komplikasyon sa kalusugan habang ikaw ay tumatanda. Mula sa mga problema sa puso hanggang sa mga isyo sa pagpapahalaga sa sarili, mararamdaman mo na parang pinipiga ang tela, at magiging mahirap ang buhay. Upang maiwasan yun, subukang kumain ng mas malusog at mag-ehersisyo ng hindi bababa sa 30 minuto 3 beses sa isang linggo. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na hindi ka na magkakaroon ng mga isyo sa kalusugan, ngunit binibigyan ito ang iyong katawan ng pagkakataon na labanan ang mga ito sa pinakamahuhusay nitong kakayahan. Kung aalagaan mo ang iyong katawan ang mag-aalaga sa iyo.
Number 8. Paglilinis ng mga toxic na tao sa iyong buhay. Maniwala ka sa akin, hindi mo makakaligtaan ang mga taong ito. Kaibigan mo man ito nung bata pa o pamilya mo, kung sila ay mapang-abuso, nang mamanipula, o palaging pinaparamdam sa iyo na mababa o hindi ka karapat-dapat, kailangan nilang umalis. Inipigilan ka lang nilang makamit ang lahat ng kaya mong gawin sa buhay. At number 9. Living in the moment. Parang cliche, pero pinipigilan ka lang ng nakaraan. Kung gusto mo talagang i-enjoy ang iyong buhay, iwanan ang nakaraan sa nakaraan. Alamin ang aralin at magpatuloy. Ngayon ay may walang katapusang mga posibilidad. Bakit mo hahayaang dumaan yan? Huwag mag-aksaya ng iyong oras at lakas sa pagsisisi. Sa halip, gumawa ng mga desisyon na magpapaganda sa iyong buhay at magpapanatili sa iyong batayan. Hindi ka magsisisi. May mga bagay sa buhay na pag kinontrol ka ay hindi magiging maganda ang resulta sa iyong buhay. Panoorin mo ang video na ito para maiwasan mo ang mga bagay na ito bago ka kontrolin ng tuluyan.